3,000 subscribers na tayo! Si Monique Nick G. Kilala nyo? This is 25 facts about Monique Nick G. Hi everyone! This is Monique Nick G. Ang nagbabalik again and again. Hi everyone! This is Monique Nick G. Ang nagbabalik again and again. So, ayan, teka. Ang kulit na itong bangs na to. Kanina ko pa siya inaayos. Sabi ko, magtigil kayo dyan sa gilid. Magpirmi kayo. Pero, hindi nila kaya. Ano ba yan? Tabi mo na. Ayan, nasa tabi na. So, ayan. So, today is nakakatuwa dahil 3,000 subscribers na tayo. Para ako lang yung masaya. So, ayan guys. Nakakatuwa kasi sa 3 years kong gumagawa ng videos is, di ba? Parang every year nadadagdagan ng 1,000 subscribers. Nadadagdagan tayo. So, siguro next year, baka 4,000 subscribers na tayo. Ayun na naman siya. Hello. May makulit na bangs. Etong isa, ginilid ko na. Andyan, meron na naman isa. So, ayan. Dahil 3,000 subscribers na tayo. Ang gawin natin, ayan. Tatlo yung bangs natin. O, diba? Ang kukulit nyo eh. Kanina pa kayo dyan. Gawin natin tatlo. Ayan, okay na ba? So, ayan na nga, guys. 3,000 subscribers na tayo, nakakatuwa. So, for today's video, naisip ko, dahil medyo marami na tayo, is napansin ko sa tinagal-tagal kong gumagawa ng videos or ng vlogs is parang hindi nyo pa ako kilala, diba? Naisip ko magpakilala naman ako sa inyo kasi nakuha ko tong idea na to na magpakilala sa inyo kay, teka, hanapin natin. Nag-comment kasi siya dati sa isa sa mga posts ko. Ayan! Si Donna Jane Tilim. Sabi niya, ano, request ng vlog, facts about you, about me, we your subscribers wants to know you more. So, naisip ko, bakit nga ba hindi ako nagbibigay ng facts? For sure, hindi niyo pa ako kilala, diba? Gawa lang ako ng gawa ng vlogs, pero hindi niyo pa ako kilala. So, for today is, ayan, yan yung gagawin natin ngayon. Kasi baka mamaya, sabihin ng iba, sino ba to si Monique Nick G? Sino ba siya? There's a 3 years natin magkakasama is hindi niyo pa ako kilala. Sino ba si Monique Nick G? Diba? Sino ba si Monique Nick G? Kilala niyo? Parang ako hindi ko rin kilala. Char! So, ayan. Ano napapansin niyo? Yung mga halaman sa gilid ko. Ayan, yung mga halaman kong pilit na lumalaban. Wow! Buti pa sila. Pilit na malaman kasi hindi ko alam. Parang mukhang mamamatay na sila. So, ayan. Nilagay ko sila dyan. Parang hindi naman, ano. Hindi white lang yung background natin. Actually, nasa toilet ako nag-feel. Sila medyo may mga echo siya. Kasi di ako kasi baka marinig nila sa labas na nagano. Malala. Hindi lang ako na marinig ng tatay tsaka nanay ko. And, ayan. So, this is 25 facts about Monique Nick G. So, simulan na natin. Number 1 is, my name is Monica. Number 2 is, G in Monique Nick G means Gutierrez. Gutierrez, apelido siya ng nanay ko nung dalaga pa siya. And, wala lang, ginamit ko lang. Kung tatanungin nyo kung kaano-ano ko sila, Rufa Gutierrez is, hindi ko rin alam. Number 3, ang tawag sa akin ng mga friends ko is Monique. Monique Nick, Nick Nick. And ang tawag naman sa akin sa bahay is Tinik. Short for Ate Monique, Nikay, and Nini Nick. And dito naman sa bahay as an au pair, ang tawag nila sa akin is Moniki. Diba? Ang cute. Wala lang, hindi ko alam. Ay, mga bata yung nagpangalan sa akin ng Moniki. Parang nag-iisip lang sila ng mga parang pinapakit-cute-cute lang ba nila. Kaya nang bahala kung anong gustong itawag niya sa akin. Anything. Kung anong pet niyo.
Number 4 is panganay ako sa 4 na magkakapatid, 2 babae, and 2 lalaki. Sumunod sa akin is babae, and then the rest boys. My birthday is September 12, and I'm 29 years old. Ayan, alam niyo na, marami nagtatanong sa akin kung ilang taon na ba ako. So, ayan, alam niyo na kung ilang taon na ako. Sabi ni Lloyd, dito ako mukhang 29 years old. Talaga ba? O baka isip bata lang talaga ako. Char! So, ayan. And I'm Virgo. Mahilig din ako sa Japanese food and Korean foods. Diba? Sarap no? Lalo na yung ramen. Okay, samgyupsal. Number 9 is favorite color ko is pink. Noon. Pero ngayon kasi diba, nauuso na yung mga nude colors. So, favorite ko na yung nude pink. Mga ganyan. Yung mga aesthetic na color. Ganon. Mga ganong bagay. Number 10 is I love white shirts. T-shirts, yung V-neck, basta white siya. Gustong-gusto ko yun. Wala lang, trip ko lang. Kasi parang ano, yung white t-shirt, parang hindi nawawala sa uso ba. Parang kahit anong i-partner mo sa kanya, gora lang, maganda. I'm single, sa mga nagtatanong dyan. Single pa po ako. And 11 years na akong single. Bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Pero actually, galing kasi ako sa broken family. So, lumaki ako na super man-hater ako. As in, ayoko, super suplat ako. Kapag may lumalapit sa akin na lalaki, tinatarayan ko agad. And given na yon na galing ako sa broken family, pero hindi ko alam. Siguro hindi ko pa nakikita si Mr. Right. Wow! May Mr. Right ba? Pero nagka-boyfriend naman ako, isa. Pero matagal na yon and bata pa siguro ako noon and parang wala lang. So, pinanganak ako sa Bicol. Diba? Bicola na tayo! So, pinanganak ako at lumaki sa Bicol. Lumaki po ako sa Bicol, sa Libanon. Lumaki ako sa Bicol pero Tagalog yung salita ko. Though nagbibicol naman ako pero sa loob ng bahay, pag kami nila mama, ng family ko, is Tagalog kami mag-usap lahat. Pero kapag sa labas ng bahay, like yung mga kaibigan namin, tapos kung Bicol din kami kausapin, nagbibicol naman kami. Pero ngayon, nakatira na ako sa Lipa, Batangas! Yay! Batangganya na po tayo. Batangas na! Sa mga taga Batangas diyan, hello po! Number 14 is favorite kong ulam is number 1 is adobo. Pritong talong, lalo na kapag ano, yung sausawan is yung toyo, tapos maraming kalamansi. Ay, grabe! Ang sarap-sarap nun! Tapos nakakamay ka! Tapos yung toyo, isang sabaw mo sa kanin. Sarap! Busog na busog ko doon. And then, yung pangatlo, paborito ko din yung ampalaya. Yung ginisang ampalaya. Uy, ang sarap na. Tapos medyo nagmamantika. May itlog, may kamatis. Ah, grabe, solve na solve. Solve na solve yung chan ko noon. Number 15, favorite ko ang ice cream. Oh, ang sarap. Pinaka-paborito kong flavor ng ice cream is yung matcha. Yung parang green tea siya. Ah, super sarap nun. Grabe kasi, favorite ko yung flavor nun kasi hindi siya super tamis. Sakto lang. Naalala ko tuloy si ano ba yun? Si Annie. Hi, Annie. If you're watching. Parang tatay ko na yun si Annie. Nag-aaral kami ng Japanese language. Kapag yung nakakita niya ako na ano, naaasar na ako. Yung parang medyo nai-stress na ako. Sasabihin niya sa akin, bunsong gusto mo mag-ice cream tayo. After noon, nawawala na yung stress ko. As in, yung ice cream talaga for me is stress reliever ko. Kapag nag-ice cream ako, ibig sabihin, medyo stress ako noon. Ayan. So, alam niyo na, pag nakita niyo ako nag-ice cream, char! Number 16, ito yung pinaka-ayoko sa sarili ko is sobrang iyakin ko. Napakababaw ng luha ko. Minsan nag-i-explain lang ako, tumutulo na agad yung luha ko. Siguro naman ako yun sa mama ko.
na ayaw ko talaga. Kasi minsan parang hindi mo naman kailangan umiyak pero hindi ko alam bakit ako naiiyak. Pero yung ano, yung nakakatawa minsan, umiiyak ako. Kaya kong umiyak na tumatawa. So, di ba parang baliw? So, ayan. Number 17, mahilig ako sa Korean. Sa K-pop. Ganyan. Blackpink. Oh my God. Blackpink in your area. Pinaka-paborito ko sa mga kanta nila is yung As If It's Your Last ba yun? Basta yun. As in, grabe. Tarat. Yan ba yung tugtog? Hindi, mali. Mali. Parang iba, hindi na Blackpink yun. Basta paborito ko yung Blackpink. Tapos mahilig din ako sa Korean drama. Lalo na yung rom-com. Ang pinaka-paborito kong rom-com ng Korean is yung She Was Pretty. Ay, grabe. Super sakit. Diyan ko patatawa dun sa rom-com na yun. As in, grabe. Ma-murder recommend ko siya sa inyo. Guys, panoorin nyo yung She Was Pretty. Nakakatawa. Number one favorite movie ko is Letters to Juliet. Wala lang, hindi ko alam. Basta favorite ko lang yung movie na yun. Kaya yun yung isa sa mga reasons bakit gusto kong makapunta sa Verona, Italy. Siguro mga 20 times ko na siya napanood. And hindi pa rin ako nagsasawang panoorin siya. Number 19 is favorite fruit ko is mango. Yung ano, yung hilaw, as in, yung lalo na, ano ba tawag doon? Yung Indian mango, alam nyo ba yun? Super sarap, lalo na yung, alam nyo yung buto? Yung buto tapos wala pa siyang buhok-buhok. Ang sarap! Ang sarap isaw-saw sa suka. Di ba kasi kadalasan, karamihan, sinasaw-saw nila sa lamang or kaya sa toyo. Pero ako iba, medyo may pagka-weird siya. Sinasaw-saw ko siya sa suka na may asin. Guys, subukan nyo. Sobrang sarap. Naglalamay ako. Sobrang sarap as in. Number 20 is I love singing. Pero hindi ko alam kung gusto ba ako ng music o ng pagganda. Wala lang. Feeling ko maganda yung boses ko. Bakit ba? Ako lang naman yung nagaganda sa boses ko. Kaya kong magkaraoke ng matagal. Kasi kapag nasa bahay ako, kaya kong magkaraoke simula alauna hanggang alas 8 ng gabi. Hanggang minsan hanggang alas 10 pa, pa nagkakaraoke kami nila mama. O diba, kaya niya yun. Hindi ko alam, parang baka yung kapitbahay namin naririndi na rin. Hindi lang makapagreklamo, pero yeah. Paborito ko talaga kumanta. At yung paborito ko pa talagang kinakanta sa karaoke is yung mataas na nota. Alam niyo yung ano ba yun? Ano ba title nun? Yung It's All Coming Back to Me no? ni Celine Dion. Yun, birit na birit ng lola mo doon. Number 21 is may bago akong crush. Kasi napanood niyo siya sa Emily in Paris, diba? Alam niyo ba yung Emily in Paris sa Netflix? Wala lang, crush ko lang siya. Si, ano ba yun? Si Gabrielle? Si Lucas Bravo. Hindi ko alam, nagugapuhan lang ako sa kanya. Pero syempre, mahal ko pa rin ang aking Minho, si Lee Minho. Yeah, paborito ko pa rin siya. Dalawa sila, si Lucas Bravo at si Minho. Yun yung dalawa kong boyfriend ngayon. Number 22 is countries I traveled is Japan. Pinakauna is Japan. Syempre, din ako nag-work. First abroad ko yun. Number 2 is, ano pa ba? Number 2 is Denmark. Number 3 is Norway. Number 4 is Amsterdam. Number 5 is France. Number 6, yes, Sweden. Pero sa Malmo lang. Hindi sa pinaka-city. So, ayan yung mga countries na na-traveled ko na, diba? Sana tumigil na yung COVID para makapag-travel na tayo ulit. Nakakamiss na. Number 23 is pinaka-kinakakatakutan ko is spiders. Yeah, grabe. As in, umiiyak ako din sa mga gagamba na yan. Kahit sobrang liit, as in talaga. Mapapaiyak mo ko dyan. Simula siguro na natakot ako sa mga gagamba is nung grade 5 ako, naalala ko, yung mga classmates kong lalaki, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Kung nanonood, ba't kayo? Ayan.
takot na ako sa gagamba. So yung mga classmates kong boys, meron silang hawak ng stick, tapos yung gagamba, as in yung malaking gagamba talaga siya, ginati niya nila sa akin. And hanggang sa umiyak ako, wala silang pakailan, tinagtatawanan lang nila ako. Yan, di sila titigil lang at hindi ako umiiyak. Siguro, ewan, siguro dahil to, natakot na ako sa gagamba. As in, grabe. Kapag tinatakot nila ako, umiiyak talaga ako. Kasi, ayoko na pag-usapan. Baka mamaya meron dito. Wala naman. So, number 24. Ayan mo naman yung mga tapos. Number 24 na agad. Number 24 is, favorite singer ko is si Lainey. Tama ba yung pag-pronounce ko? Tama ba yung pag-pronounce ko, Lainey? Yung mga kumanta ng ano ba yun? This is the last time, please come close. I love you with all my heart, you know. That I advise, this is the last time. Tama ba? Wala ko sa tono. Ayan. Basta si Lainey yung mga kumanta ng Malibu Nights. Basta yung mga kanta niya kasi parang nakaka-relate ako. Tagos na tagos sa puso. Wow. Parang may pinagdataan. Char, wala. Yung the last fact about me is number 25. Ano ba yung naipuntar ko since nag-a-abroad ako? Pinaka nauna ko naipuntar is bahay at lupa. Actually, hindi lang naman ako. Tulong-tulong naman kami ng mga kapatid ko. Kasi yun talaga yung pinakauna kong pangarap na maipundar. Wow, na maipundar kasi alam niyo yun, ang taga kasi wala kami yung sariling bahay. Nakwento ko na to sa isa sa mga vlogs ko yung feel ng mukbang. So, ayan niya, wala kami yung sariling bahay na permanent address. And alam niyo yung hirap ng panipat-lipat ng bahay. And naisip ko, paano na lang kapag nag-settle down na ako? Wow. Nag-settle down! Wow, muniknik. So, yun na nga, di ba? Kung paano kapag nag-settle down na ako, tapos yung family ko, wala silang sariling bahay, wala kaming sariling bahay. So, ayun, nag-persige talaga ako na mapatayo yung bahay namin para, ayun na nga, para kapag nag-settle down na ako, wala na akong iisipin, di ba, na ano yung mama ko, yung mga kapatid ko, paano yung rent ang bahay nila. So, ngayon, ayan, may sarili na kaming bahay. Wala na akong iisipin. Kaya ayan, andito ako. Hinahanap ang aking sarili. Char. So, ayan lang guys, dyan nagtatapos ang ating 25 facts about Muniknik G. So ayan, medyo may mga alam na kayo sa akin. Kilala nyo na ako. And yeah. Happy 3,000 subscribers sa ating lahat! Yay! Ako lang ba yung masaya? So, ayan guys. Wala, nakakatuwa lang, di ba? And natutuwa ako kahit yung videos ko is putyo-putyo lang. May mga natutulungan naman ako yung mga aspiring au pairs na dati nag-chat nga sa akin. Lagi ko naman itong sinasabi is andito na sila ngayon. And kung gusto niya rin maging au pair, visit lang kayo sa channel ko. Yeah. Nagpapasalamat ako kasi kahit paano, nanonood pa rin kayo ng mga videos ko. And yeah, diba nakakatuwa? Mga magsusubscribe pa, welcome na welcome po kayo sa channel ko, Muniknik G! And ayun lang guys, that's all for today's video and sana nag-enjoy kayo. And sana mas nakilala niyo pa ako. And yeah, that's all for today's video. Please like, share, and subscribe kung gusto niyo lang naman. Bye!